Good morning, mga kabakyard. Nandito na naman tayo para mag-share na naman po sa inyo ng isang idea tungkol dito sa ating pag-aalaga ng ating mga inahin na kung paano natin pararamihin ang mga gatas ng ating mga inahin. So bago yan, intro muna tayo. Ayun mga kabakyard, bago po ako magsimula sa aking sasabihin, mga kabakyard, ay aking binabati ko po kayo. Good morning po lahat-lahat po kayo mga kabakyard. At shout out na rin po kay Sai Cabanyes ng Isabela. So ano nga ba itong aking sasabihin ngayon mga kabakyard? Ang sasabihin ko po sa inyo mga kabakyard ngayon, isisir kong na idea ngayon ay kung paano natin pararamihin ang mga gatas ng ating mga inahin. So ito po mga kabakyard, ang unang-una, ito po ay hindi po nanggaling sa akin mga kabakyard, credit naman sa kanya, salamat naman at nagbigay siya ng payo. Alimbawa, kung gusto nyo maganda yung mga paggatas ng ating mga inahin, ay one week before siya manganak mga kabakyard, mas maganda pala nagbibigay tayo sa kanila ng dextrose powder. So yun po ang kanyang danas, yung binigay niyang isa. Dextrose powder daw, mabisa raw, magparami rin po ng gatas. So isa rin po siyang nagbabackyard. Yun po ang danas niya. So nakikita ko naman sa kanya, grabe yung mga baboy niya, ang magaganda po yung kanyang mga alaga. Hindi ko lang na-videohan kasi kahapon, kaya wala po akong dalang pang video. So yun lang po ang aking unang-una. Tapos pangalawa po, pili po tayong gumamit ng natural na paraan, katulad nung pili tayong maglaga ng mga papaya, pili po yun, proven and tested po yun mga kabakyard, natural pa. Pili po tayong maglaga ng papaya bilang alternatibo na pamparami ng gatas. At ang paraan na ating pagbibigay sa kanila ng papaya ay pwede rin mas maganda po kung tatanggalin din po natin yung balat, tatanggalin din po natin yung kanyang buto para solid po yung kanyang nakakain, hindi po yung katulad pinaddad mo na lang at ihalalagay tapos ipapakain, hindi po. Para po tayong gumagawa rin mo ito ng tinula na babalatan natin, tanggalin natin yung buto. So yun po, pag nalaga, yung lagang-laga na po talaga mga kabakyar. Tapos pagka ibibigay na po natin sa ating mga alaga, pwede na po nating durug-durugin. Katulad ko nga, kung ang sa akin po ay wheat feeding po ako, dinudurog ko lang po dun sa kainan niya. Dun sa feeds, inalo ko sa feeds, tapos ay dinudurog ko po para maging yung solid, nagiging siya, parang durug-durug po siya. Tapos ito pa mga kabakyard, halimbawa, ito katulad ko nga, ito nga si aking nanganak na si Puti, si Mama Marites. Ayun po. Pagka halimbawa po, hindi natin naiiwasan na sila po ay humihiga sa basa. Halimbawa, humihiga sila, katulad nga, walang parwing pin. Humihiga po sila dyan, tapos basa. Maaari lamang po na kukuha po kayo ng tuyong basahan. At tapos yun po ang inyong ipupunas dun sa kanilang mga didi. Wag po hayaang basa yung kanilang mga didi. Kasi po, yun po ang nakakapagpatuyo ng kanilang mga didi. Yung laing basa yung Wag nyo rin po pupunasan ng tuyo, yung basang basahan talaga. Yung basa, yun dapat yung tuyo po. Kasi basa nga po yung didi. Tapos parang punasan nyo lang po siya mga kabakyard. Tapos, pinakapanghuli po na aking sishare po sa inyo mga kabakyard ay pwede po kayong magbigay mga kabakyard ng ito po. Kung nakikita nyo po ito, bali 75 pesos lang po isa nito. Ang pangalan nito ay Tyrolac. So, ang pag-consume po nito mga kabakyard, at ito po, danas ko na rin po talaga ito, at saka yung papaya nga sinasabi ko sa inyo. Ito po ay isang araw, sa isang araw dapat maka
Makakain siya nito ng isang yung punong-puno na kutsara, mga kabakyard. Isang tablespoon, mga kabakyard, yung malaking kutsara, yung typical na kutsara na yung ginagamit natin araw-araw. So yun po ang ating, basta punong-puno-punoon. Isang araw, isang ganon, isang teaspoon, isang araw. Baka mamaya ibuhos nyo lahat, siyempre magastos naman itong pag ibubuhos nyo lahat to, dapat isang kutsara lang po ang gagamitin nyo bawat araw. Bawat araw po yon, mga kabakyard. Ito po siya, Tyrolac, huwag nyo pong kalilimutan. At ito po, mga kabakyard, subok ko na rin po talaga na talagang mabisa po, mga kabakyard, na talagang pamparami rin po ng gas. At nakikita ko rin po, mga kabakyard, yung aking mga biig ay tumatay sila ng sulid. Na ano, hindi po sila tumatay ng puti, hindi rin po sila tumatay ng dilaw na dilaw. Siyempre natural lang po yun ang tatayo sila ng dilaw doon sa kanilang de-old na edad pa. Hindi po naiwasan kasi katulad nga po nung sanggol na bibi na sanggol na tao, bibi na ganyan. Talagang tayo niya dilaw pa pagkaunang-una. Yan mga kabakyan, hindi po naiwasan yun. Huwag lang po talaga nagtuloy-tuloy na ng pagkadilaw, tumatay na ng ano-ano. Basta yun po mga kabakyan, ito po. Ito pang epekto mga kabakyan pag nagpakain po kayo ng ano, ng ganito. Ng Tyrolac, tapos mga papaya, at tapos sapat po yung gatas na nakukuha ng mga biik sa ating mga inahin. Yung kanila pong mga dumi ay nagiging sulid at saka kulay dilaw po yung ano, kulay dilaw po, hindi po siya basa, hindi po siya kulay puti o ano, kulay dilaw po siya na ano, tuyo. Mga parang tawag ko tubol na maliit, maliit na maliit, kala mo sigarilyo, ganung kalalaki yung mga kabakyard ng ano. Pagkasapat po yung gatas na nakukuha ng mga biik sa ating mga inahin. Yun po ang kanilang makikitang dumi sa kanila. So ayun mga kabakyard, yun lamang po. At saka kung nakikita nyo po ito, mga kabakyard, yung aking inahin na ito. Ito po ay umihi, higaan nyo yung tayo niya. Siyempre pupunasan lang po natin. Ayan lang po natin kahit na ganyan, paliguan maya-maya. Tapos yung mga didi niya, punasan lang po siya ng tuyo. Yun lang naman po ang ano, maimportanteng gagawin. Tuyo lang po, wag lang pong hahayaan na basa lagi. Kasi yan po maging dahilan ng kanilang pagtatuyo ng kanilang mga didi o suso na dinididihan ng ating mga bi. So yan lamang po mga kabakyard. Kung nagustuhan nyo yung aking senior na video ngayon, huwag pong kakalimutan paki-like. Pakiiwan na lang po ng bakas. Pakisubscribe na lang din mga kabakyard. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. At God bless po. Happy farming po sa ating lahat.